Natatagalan ka ba sa pagpalambot ng pork ribs? Panoorin mo itong video na to upang malaman mo kung paano magpalambot ng pork ribs. In just 30 minutes, malambot na yung ating sweet and spicy pork ribs. Kaya tara na, samahan niyo ulit akong magluto, manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Nakabili pala ako ng 1 kilong pork rib sa bayan at hinugasan ko na ito na mabuti at tinanggalan ko lang ito ng membrane. Di ko na naipakita sa inyo, kabamba, yung pagtanggal ng membrane. Yun yung manipis na balat na nakalagay sa ibabaw ng mga buto. Di ko alam yung Tagalog ng membrane. Pakicomment naman kung anong tawag nyo doon. Makakatulong din kasi yun yung pagpalambot natin dito sa ating pork ribs pag iyon ay natanggal. At mas lalong manunuot yung lasa sa karne ng ating niluluto. Sa pag-slice, sinundan ko lang naman yung linya ng buto. Tsaka ko ito chinap. Depende sa inyo kung anong size ang gusto nyo. Medyo malaman itong nabili ko na pork ribs. Mahirap naman pag puro buto. Baka magreklamo na yung mag-aama ko. Joke lang po. After ko itong na-chop, titimplahan ko naman ngayon ng asin. Before nyo pala itutimplahan, siguraduhin nyo po na walang tubig yung inyong karne. O kaya ipat-dry nyo na lang using paper towel. Ang ginawa ko kasi, hinugasan ko muna itong karne, tsaka ko ito pinat-dry ng paper towel. Isinunod ko naman nilagay yung 1 kutsaritang baking soda. Yan po yung sikreto upang mapalambot ng madali yung ating pork ribs. Uunahan ko na kayo, kabamba. Hindi po ako sanay gumamit ng gloves. Pasmado po kasi yung aking kamay. At huwag pong kayong mag-alala, malinis naman po yung aking kamay. At kami naman po yung kakain ito. Siyempre, hindi ko naman pong hahayaan madumi yung aking niluluto. At sa mga oras na to, nilagay ko naman yung ating 3 kutsarang cornstarch. Haluin lang ulit natin. At ipiprito natin ito. Tamang-tama ulit itong recipe na ito para sa ating nalalapit na holiday season. Sa mga nag-iisip na mga ihahanda, isama nyo na ito sa inyong listahan. Ipiprito lang natin ito hanggang maging light brown. Pansinin nyo habang piniprito ito, hindi ito magtutubig dahil ito sa nilagay nating cornstarch. Baka di ka pa nakapag-follow sa aking page. Paki-like and follow naman po ang Bamba's Kitchen para lagi kang updated pag may mga bago akong upload. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako dahil malapit na po tayong mag 50,000 followers. Pagkatapos natin prituin lahat, nag-isa lang ako dito ng bawang at sibuyas. Dito ko rin lang ginisa sa parihas na kawali na pinagprituhan ko kanina. Nilagyan ko na rin ito ng paminta habang nagigisa. Sinabay ko rin sa pagigisa yung ating star anise. Sinunod ko naman nilagay yung ating pineapple juice, 1 lata yan. 1/3 cup na soy sauce. 1/4 cup na brown sugar. Unsweetened pala yung nilagay kong pineapple juice. 1/8 cup na hot and spicy tomato ketchup. Pwede naman yung chili flakes na gamitin nyo pampaanghang. Naglagay ako dito ng kunting tomato paste pampadagdag kulay. Dinagdagan ko ito ng kunting soy sauce dahil medyo matabang. Nilagay ko na yung mga naprito na karne. Takpan at pakuluan lamang ito ng 30 minutes. Lutuin lamang ito sa mahinang apoy. Yan, sa sauce pa lang talagang matatakam ka na. Kung nagustuhan mo itong video na to, pwedeng paki-like and share para maraming makapanood. Fried garlic naman ang nilagay ko sa toppings. Pwede naman kahit wala na. Pwede ring sesame seeds ang inyong ilagay. Salamat sa panonood, kabamba! Hanggang sa muli!